Magandang araw mga kasabong. Ito naman ang inyong lingkod, si Christopher Alcibar, para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungero. Inanyayahan ko po kayong manood sa channel natin para madagdagan po ang inyong mga kaalaman tungkol sa pagsasabong, para mabigyan ko po kayo ng mga points. Dahil po dito sa channel natin, lamang amay alam at diskarte. So tatalakayin natin mga kasabong yung tinatawag na carbo loading. So dito sa carbo loading mga kasabong, dito po puputok po ang palo ng mga manok nyo basta marunong kayo sa carbo loading. So ang tanong, kailan tayo magka-carbo loading? Yan. So mag-umpisa po tayo 3 days before the fight. Yan po ang magka-carbo loading. Doon po pinapahinga na yung manok na yan dahil nasa keeping na po yan. So lalagyan natin ng ano yan, na carbohydrates. What is carbo loading? Carbo mean carbohydrates. Loading means ilulod mo sa kak mo para lumakas, pumuputok po ang palo ng manok mo. Yan. So paano natin gawin ang pagka-carbo loading? Yan ang tanong na maganda. No? Okay. Dalawa lang klase ang pinapakain natin sa manok natin. Ito yung high protein power pellets at saka yung mga conditioner grains. Ito yung tinatawag na carbohydrates, ang conditioner grains. So kung magsimula tayo ng pagkukondisyon sa una pa lang, mas marami po ang high protein power pellets kontra sa carbohydrates or grain concentrate. Ganyan po ang paglalagay. So pagka kunyari 21 days skip ka, mag-umpisa ng 1 hanggang sa 10, pwede kang maglagay po ng 60-40. So 60% na protein, 40% lang po yung carbohydrates, which is the grains. So pagdating po ng let's say 11 to 15, let's say magbibigay ka na ng 50-50. So 50-50 ka na po mga kasabong sa pagbibigay po ng high protein power pellets at saka yung sa conditioner grains. Ayan ang pagbibigay. So pagdating naman po ng 16, 17, 18, 19, 20, no? 21. So 6 na yan. So pagdating ng 16 to 17, dalawang araw, magbibigay ka po ng baliktad na. Mas marami na yung carbohydrates. Kibali, magbibigay ka po ng 60-40. Ayan. So 60% green concentrate, then 40% ang high protein power pellets. So pagdating po ng 18, ayan na po ang carbo loading. So magbibigay po tayo ng sa 18, magbibigay po tayo ng 70-30. 70% ang green concentrate, 30% po ang high protein. Tapos pagdating po ng 19 days, magbibigay po tayo ng 80% po. 80% po ng grain concentrate, then ang power pellets mo is 20%. Ayan po. So pagdating ng 20,
So 90% ang yung grain concentrate, tsaka 10% na lang po ang okay, ang high protein power pellets hanggang sa ilaban mo. Ganun po ang pagbibigay ng pagkakarbulod. Ayan. So 3 days lang ang pagkakarbulod na mataas ang kuan ha. Para pagka sumubra po yan ng 7 days ay nagkakaroon po ng sakulay yan. So tumataba, nagkaroon ng tubig, naglilady yan siya. Pag sobra, kailangan 3 days ang mag-umpisa ka ng carbo loading na mataas na mataas. Para ang palo ng manok mo ay pumuputok. Kung makita mo mga kasabong, ano ba pinagkaiba ng big time at saka small time sa labanan? Yung manok ng big time sa small time, parehos lang po yan. Nagka-diferensya lang po sa stored knowledge. Alam nila kung paano papuputukin yung palo by means of carbo loading. 3 days before the bite, yun yung keeping. Kasi nga po, pagka nag-load up ka ng carbo loading, nagkakaroon siya ng energy level na glycogen ang tawag niyan. So pagka pinahinga mo yan, iinit ang katawan niyan. So pag binitaw mo sa rueda, lalo na naka-keeping kasi yung 3 days. Pag binitaw mo yan sa laban, sigurado ako, puputok ang palo ng manok mo. Ayan mga kasabong, nabigyan ko na naman kayo ng tips tungkol sa carbo loading. Paano paputukin ang palo ng manok nyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sa ating mga kasabong dyan. Mag-like, share, and subscribe kayo para mabigyan ko kayo ng ideas. Dahil dito sa ating YouTube channel, lamang ang may alam at diskarte. Maraming salamat po.